come to see yourself being involved with the cause. Work for a better society, maybe to plant trees for others, maglinis for the community, to volunteer to a non-government organization's cause. Do something for others. When we give attention to others, we heal ourselves. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Healed by attention. Pwede ba yun? Nakakapaghilom din sa mga taong may sakit ang panahon at attention. Pinakinggan ang pipi at nakiusap sa bingi. Pwede ba yun? Jesus did this to the deaf mute. There must be a stigma to be deaf and mute. There's an experience of isolation by this disability. Today, we have hearing aids. We have surgeries to cure and treat the deaf so that they can hear. Today, we have sign languages and even technology, cell phones and other ways of communicating that the mute could be understood. But during Jesus' times, the deaf and the mute must be isolated and imprisoned by their dire situation. They cannot hear and they cannot speak to communicate. Hence, they are avoided or disregarded. Nobody must be paying attention to the deaf mute. You speak to them, they don't hear you. They speak to you, you don't understand what they are saying. Jesus came and touched the ear and the tongue of the deaf mute. This must be a new experience for this person. Nobody must be paying attention to the deaf mute. But Jesus came with much intimacy and care, not rejection and avoidance. He must feel affirmed, valued by Jesus even before he was literally healed physically. Hindi pa man po hinawakan ni Jesus and prayed over him to heal him, parang yung atensyon binigay sa kanya, parang nagkaroon na siya ng paghihilom. Mark Twain said, "Kindness is a language that the deaf can hear and the blind can see." This must be the experience of the deaf mute in Jesus' presence. For Jesus took him by himself away from the crowd to give attention to him. Tayong dalawa lang, one-on-one mag-usap tayo. And he put his finger into the man's ears and touched his tongue. Nalala ko nung maliit po ako, when I was a young boy, masakitin po ako. Hanggang naman ngayon, marami akong gamot. Pero nung bata po ako, madalas po akong dinadala sa doktor ng nanay ko. Ang doktor namin noon sa bayan namin sa Florida Blanca, si Dr. Jesus T. Likayan. Siya rin yung doktor ng hospital ng aming school at saka ng aming bayan. Pag dinala na ako ng mama ko sa clinic ni Dr. Likayan, kakausapin ako, bibiruin pa ako. Sabi niya, gawa ka tang Taiwan eh. Bote ka matibe. Eh mo kalupa rin kapatid mo, made in Japan yung kaloy. Ba't mahina yung katawan mo? Ha? Hinano ka? And then, attention will be given to me, of course. And then, really, until now, sabi nga ng nanay ko, akit may Dr. Likayan, may paldaan ako. Parang you just see the doctor, you already feel relieved. Not only because of the expertise of the doctor, but the personal touch, the personal attention given to you as a young boy, as a young person. There is healing when you give attention. The deaf-mute experience isolation, of course, and even discrimination as an everyday thing. When Jesus came and gave the individual, personal, intimate attention to the deaf-mute,
It must be an experience of being affirmed and valued. For it is more than physical healing that was experienced of being important as a person. When I give attention, take note, I mean attention to listen. Your whole attention will be given to give time and expression of compassion. Take note, 100% attention ang kailangan. Hindi pwede yung 50% attention kasi 50% habang kinakausap kita, meron akong katext dito. Hindi pwede yun, hindi 100% attention yun. O kaya, 1/4 attention. Habang nag-uusap tayo, nagte-text ako, tapos nag-music ako. Hindi attention yon. Nothing is deepened. Of course, you can do that. Ang uso ngayon, multitasking. But when I was studying with one professor on education, sa mga bata daw ngayon, they can do a lot of things simultaneously. Nanunod ng TV, tapos mayroong kausap dito, tapos nag-music, tapos gumagawa ng assignment. Kaya yan, kaya yan. Kahit sa mga tao, you feel you're giving attention, but it's not 100%. Sabi ng professor namin noon sa psychology, nothing is deepened. Walang lumalalim na usapan. Walang lumalalim na pag-iisip. Walang malalim na appreciation in whatever you wish, you watch, you listen to, the assignment that you're doing into the person you are talking to. Hindi nagiging malalim. In short, the quality of attention is not 100%. Ramdam ang pagmamahal. Narinig ko po ito sa mga mag-asawa na taga-Angeles dito sa Holy Rosary. Nung minsan po, mayroon isang young priest na assigned dyan po siya. Yung young priest na yon nung na-assign dyan, after some time, pinulaw ng obispo. Inilipat sa isang parokya, emergency, parang namatay yata yung isang pare. Kinuha itong pare, linipat sa ibang parokya, sa ibang assignment, I don't remember. Sabi nitong mag-asawa, mayroon silang mga anak na Knights of the Altar, nagsiserve sa simbahan. Marami na silang kilalang pare. Matagal na sila sa Holy Rosary Parish, Angeles. Sabi ng mag-asawa, Father, ba't tinanggal at linipat naman ni Bishop ang aming assistant parish priest dito? Sa dami ng mga paring nakita namin, sabi nila, pag kinausap mo, kakausapin ka. Pag tinawag mo, hihinto siya. Pag tinext mo, sasagot siya na talagang as a pastor. Ganon din sa mga bata, sabi niya. Alam mo, Father, sa lahat ng mga pare, ramdam namin ang pagmamahal. Talagang feel. Kahit wala ka sinasabi, kahit hindi mo sinasabing mahal ko kayo, no. Ramdam. The soul would understand, the heart would feel. And your own even unconscious experiences, you are being loved. Because alienation and devaluation or devaluing experience of the masses, ganyan ang mga taong hindi napapansin. Parang they are the unrecognized last or the unnoticed least. Parang kasama na lisa sa ating kasama na sa design ng ating society. Talagang diyan talaga 'yung nagpapalimos sa 'yan, andiyan talaga 'yung nobody gives attention to anybody, especially the poor, the least and the last. Sa mga Pilipino, kapag tinanong ka, kumusta na ang pakiramdam mo? Maaring tinatanong kalagayan ng katawan mo kung may sakit ka o kung anong sakit mo. Pero pwede rin itatanong sa iyo ang nararamdaman ng kalooban mo. Kung anong nangyari sa iyo, sa nararamdaman mo, kalagayan mo, hindi lang yung nakukuha sa blood test o blood pressure, nararamdam ang anyong pagkatao, healed by attention. Maramdaman mo ang pagpapahalaga. Kaya totoo po yung tinatawag na KSP, yung kulang sa pansin, it's not a negative connotation for another person, but the truth is every human person needs attention. Every person needs to belong. Kaya kung minsan, di ba, may mga bata, may taong ADHD. Yung AD, yung gusto sabihin nun, attention deficiency. May kulang na attention sa batang to. And that will heal. Attention will give and heal
that child or that person. Gusto ko lang pong ibaligtad ang ating kwentuhan. This is the second part. We are also healed when we give attention to those who need it most. Baka inisip nyo yung nagkakaluran lang milagrong pag sa ibang taong tinutulungan mo, binibigyan ng attention. Tayo rin. When we give attention to other people, we are also healed. Be open, Ephata. The healing words of Jesus is also addressed to us. Wala naman tayong problema siguro sa pandinig o pagsasalita. Pero sinasabi lang ni Jesus, maging bukas ang iyong isip, maging bukas ang iyong kalooban sa pagbibigay ng pansin sa pangangailangan ng iba. Maybe be open for the deaf mute is literally correct also. Pero if we apply it to ourselves, be open is also addressed to us. Be open to include. Do not shut the door of opportunity to participate and the chance to engage. Our church is called to include, not to exclude. This is a basic human need to feel and to know that you belong. And you are important and you are valued as a person. Alam niyo po, matagal na rin akong pare. Kung minsan may nakakausap ako, mayayaman na tao. Sa totoo, wala man silang problema. Kahit hindi na sila magtrabaho, meron na silang savings. Malalaki na yung negosyo nila. Hindi na sila magugutom, pati yung apo ng apo nila. Pero kung minsan napapansin ko, ang problema nila, ang sarili nilang. Yung ilong nila, problema nila yung ilong nila. Yung kilay ko, parang nababawasan yata yung kilay ko. Yung aking weight, ang aking size. Nasaktan ako sa sinabi ng anak ko sa akin. Hindi ata ako pinag-usap. Parang, sorry for the term ha. Sometimes, when your problem is already too intrinsically focused on yourself, your world becomes smaller. There must be that attention that must go out of yourself. We have problems. Tayo lahat may problema tayo. Tayo lahat may sakit tayo. Tayo lahat baka mo inom ng gamot. But if we dwell only on our personal problems as the problem of the world, nakakalungkot naman po. Maraming taong nagkaka-depression, kumisan anxiety, kasi ang inisip nila ang sarili nila. Ang ako. Ang sinabi ng iba, anong napansin ng iba, at hindi ako napansin. You go out of that world. Makisalamuha ka sa kapwa at maramdaman mo ang pagpapahalaga ng kanilang pangangailangan sa iyo. Kahit nasa kwarto ka lang ngayon, kung pwedeng lumabas ka o hindi mo kayang lumabas, tumawag ka, kumustahan ako. Ah, balitan ko may sakit ko. Kumustahan na kayo eh, dan ako kakakit malambat na. You know, it heals the person you give attention to. At the same time, you yourself affirm the capacity of yourself to do something good for the other. Sa mga seminarista, nung kami seminarista, at saka nung nasa seminaryo ko, meron silang tinatawag na apostolate or immersion in communities to experience firsthand the realities of communities and to realize the situations outside the walls of the seminary. Noon, binibiro ko yung mga seminarista. Nung nasa seminaryo ako, sabi ng mga seminarista, Father, kaya hindi ako masyadong nag-attend ng misa kasi may final exam kami. Father, hindi ako nag-attend ng morning prayer kasi mayroon akong paper na tinatapos. Malaking problema ko ngayon, Father, nagsasubmit ako ng term paper. Parang talagang bigat ng mundo. Sabi ko sila, ba't di ka lumabas dyan sa gate natin? Makita mo yung mga dagti three-wheeler. San Fernando po, may mga padyak-padyak. Tanong mo sa kanila, anong problema nila? Ang problema nila, wala pang makakain ng pamilya nila ngayong gabi. Kaya hanggang ngayon, nandyan pa sila. Their problem is more basic. Pero sa atin, problema lang natin, assignment, term paper. Kasi yung pagkain, nandyan eh. May tubig, may kwarto ka, may electricity. Mayroon pang naglalabas sa damit mo. Even for your children, kung may anak ka, may apo ka, let them be open to the problems of the world more than the problems of themselves only.
Ba't ka umiyak? Kasi mahina yung internet signal namin eh. Ba't ka umiyak? Nasira yung charger na cellphone ko eh. Parang yan ang problema ng mundo. Come to see yourself being involved with the cause. Work for a better society, maybe to plant trees for others, maglinis for the community, to volunteer to a non-government organization's cause. Do something for others. When we give attention to others, we heal ourselves. May simple example po ako sa inyo. Last summer, may kaibigan po ako, kinukwento niya yung sakit niya sa tiyan. Naggagamot po siya. Hindi niya alam saan siya pupunta ng doktor para magamot ang sakit ng kanyang tiyan. Hindi ko po alam kung baka may bukol o may masakit yung tiyan niya. And the person is always complaining about it. Nagpapadasal pa po sa misa. And then suddenly, yung mother niya, nag-positive ng COVID-19. Nag-positive po siya. And nung nag-positive yung nanay niya, siya yung nagbabantay ng nanay niya. Hindi niya iwanan yung nanay niya. Nag-volunteer pa siya sa hospital kasama ang nanay niya. Kasi siya yung pinakamalakas sa pamilya nila after all. Alam niyo po, nung nagkasakit ang nanay niya, nung nagbabantay siya sa hospital, pinabadasal niya ang nanay niya. Nakalimutan niya yung sakit niya sa tiyan. I don't know if it is healed, but the attention is no longer about himself. It's not no longer about his own pain. Pag iniisip mo at tumutulong ka sa sakit ng ibang tao, nakakalimutan mo kuminsan at madalas nalalampasan mo ang sarili mong nararamdaman na masakit. Maging malakas ka sa pakiramdam para sa iba. Pakiramdam is a sensitive. Pakiramdam is a Filipino term to be sensitive and observant to the needs of others in noticing signs that may not be obvious and not be communicated, but they would like to express a message. Kahit walang sinasabi, pero nababatid ang gustong sabihin. Kaya nga po, napakasakit pag sinabi kang wala kang pakiramdam. Hindi dahil mahina yung tenga mo, wala kang pakiramdam dito. Sa mga kapampangan, pakiramdam is not only what you hear, pakiramdam is not only what you feel, pakiramdam is what you sense for other people. Mayroon pong isang psychiatrist, ang pangalan niya, Dr. Cornelio Banaag. Sabi po ni Dr. Cornelio, if I may rephrase his terms, it is very therapeutic to refocus the attention from self to the other person or to a wider need. Kung gusto niyo pong magkaroon ng therapy sa sarili mo, ilabas mo ang iyong attention sa sarili at idala mo sa mga ibang nangangailangan. Tignan mo yung kapitbahay mo. Baka wala man silang ulam. Baka wala man silang kanin. Then you realize there's so much that you can do for the other. Ephata, maging bukas ka. Being in the moment, mindful of others, the needs and the situation we are immersed. We become better persons when we are open to the other, when our attention empower and heal the isolated and the deprived. Then, when you care and you work for others of a higher mission, you are also healed in the process. Subukan po ninyo to. Kung meron kang nararamdaman, kung may problema kang nalulungkot, natatakot, o kung minsan meron kang feeling of whatever negative, try to reach out and discover there is more to your needs because marami din po ang nangangailangan sa iyo. Let this be our good news. Let our attention heal others and heal us also. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.